Hey, what's up everybody? Magandang gabi. YouTube, what's up guys? Radan's channel here. I'm sure you guys are expecting this moment to come, so let me put on these sexy shades. Gago! Something special came, so bring it down, baby. What a catch, parang JNT lang. So, akala nyo PS5 unboxing na tinatako, no? So, hindi. Hindi namin gagawin yung dito sa channel na to kasi mahal na mahal namin ng PlayStation. So, for today's video, mag-unbox, ititest at i-review natin itong K19 Onikuma. To. Isa to sa mga affordable na gaming headset na nakita namin sa Shopee na pwede nyong ilaban sa Lextone G800. So, yun, kung interesado kayo, tuloy-tuloy nyo lang itong video para malaman nyo kung worth it bang bilhin to or hindi. Before tayo magsimula, magpapasalamat lang ako sa 500 subscribers natin. Umabot na tayo sa 500, so half na lang pwede na tayo ma-monetize. Kasi yung watch hours natin is nasa 3,500 na. So, ayun. Congrats sa atin. Tapos, magpapasalamat din pala ako kay Sir Rodjun Alvarez para sa PS LED light. Kung gusto niyo ng ganyan, bumigay sa kanya. So, yun. Lalagay ko na lang yung link sa baba ng description. So, yun. Check him out. So guys, ito yung Onikuma K19 na gaming headset. So, basahin muna natin yung mga nasa labas na text. So, isa daw itong professional gaming headset. 40mm directional drivers for audio precision, adjustable steel slider, multi-platform compatibility. So, ayun, yung nasa harap, sa gilid, ayan. At dito sa isa pang gilid is yung sabi, high fidelity, dynamic drivers, padded headband, inline control, noise cancelling microphone, and precise. Yun ang sabi dito. So, dito sa likod, wala naman masyadong, ang hirap anahin eh. Ayan, basta yan lang yung nasa likod niya, nakalagay is professional gaming headset, Onikuma. So, ayan, buksan na natin. Bubble wrap lang siya. So, ganito talaga siguro yung mga ano, yung mga Chinese brand na headset. Parang, well, basta yun lang. Nilagay lang nila na may ano sa loob. May bubble wrap. Tapos yung manual. So, yun, ito lang. Laman niya. Hindi mo lang nag-effort kung parang pinakalalagyan niya, di ba? And compared dun sa HyperX Stinger, Cloud Stinger na in-unbox ko dati, talagang meron siyang, ano ba, nakalimutan, hindi ko alam ang tawag dun eh. Parang nilalagyan mismo lang para kahit mahuga, eh hindi madadamage yung headset. So, ayun, ito yung Onikuma K19. Actually, maganda siya. So, ayun, sa physical appearance, guys, maganda siya, sobra. Tapos lalo itong texture na to, or kung ano kung tawag dito, pero mga baril siya. Ang ganda. Bagay na bagay sa akin kasi naglalaro ako ng Call of Duty. So, sa bigat naman, typical siya na ano eh, typical yung bigat niya para sa headphone, pero hindi siya lightweight. May bigat pa rin talaga siya. So, sa korma ito, isusuot ko siya para makita nyo kung ano yung itsura. Ayan. So, okay naman. Pogi naman, di ba? Yung headphone pogi, pero ako lang yung pangit. Mas maganda to kapag pag naka-on yung LED light na logo ng Onikuma. Tapos adjustable steel slider na din siya. Ayan. Tapos may mic din na naibaba. So yung ganda niya. Ngayon, titest naman natin yung sound nito. So ngayon, tatry natin makinig ng music. Ang music na papakinggan natin is yung Laika from Boston Manor. Pakinggan nyo. Post-hardcore. Ito todo ko siya. So, yun. Tinigil ko na. Ito yung magiging review ko sa sound. Clear siya. Ang kaso, para akong nakikinig sa, ano eh, sa tubo. Alam mo yung tubo ko na, ganyan mo siya. Tapos, yan, ipasok mo sa tenga mo. Parang may something na ganyan yung
yung sound niya. Pero clear siya, as in. Tapos, hindi ko naririnig yung nasa paligid ko. Kasi may aircon kami. So, yun, hindi ko naririnig yung buzz sound ng aircon. So, parang noise cancellation. Yun ba yung noise cancellation? So, tingin ko yun yung noise cancellation na feature ng headset na to. Isa pa sa mga napansin ko, guys, is hindi ako masyadong satisfied sa bass. Kasi basis dun sa pinakinggan kong music, eh, medyo nagkukulang siya ng bass. Pero okay naman siya kung pagdating sa clarity. Yun lang, medyo kulang sa bass. Pero guys, nung sinunod ko tong headset is maganda yung ear cups niya kasi saktong-sakto yung tenga ko. Ayun. Yun yung maganda dito. Tapos malambot pa yung ano, yung ear cups. So ayun. Yan, pasok na pasok yan sa tenga yan. Which is hindi mananakit yung tenga mo. Ang problema lang dito, masyado siyang papuwersa. Kung may kita nyo, ayun. Masyado siyang nakatikip dito, which is nakakasakit dito sa baba ng tenga. Ang isang magandang perks doon, guys, kung bakit masyadong mahigpit or masyadong malakas yung pwersa nito. Ito yung kinaganda noon. Hindi siya mahuhulog basta-basta. Kaya ito. Dito siya. Hindi mo mapapahulog basta-basta. Gago! So, ayun yung isa doon. Na problema lang noon, masakit nga dito. Pagkatagalan, mananakit yung ilalim ng tenga. So ngayon, para matest natin itong mic is, ang gagawin natin, i-revert natin siya dito sa cellphone. Which is ganun din yung ginawa ko dun sa previous review ko sa G800 tsaka sa HyperX Stinger. Ito. Hello, mic test. Mic test, Onitomac K19. So, ayun. Bali, ang gawin nyo is i-compare nyo na lang siya dun sa mic test ng Flexstone G800 tsaka HyperX Stinger na ginawa namin. So, hindi ko pa rin alam kung anong mas okay sa tatlo. So, yun lang. Ang presyo niya ay 720, which is mura na compared sa ibang gaming headset. Meron tatlong pagpipilian na design nito. Ito yung una na parang mga barrel lang design. Tapos, ang pangalawa is yung black and white na manga. Pareho silang 720. Tapos, meron pang isa na mas mura na color black lang, which is 550 lang. So, ayun guys, na-review ko na lahat. Physical appearance, mic, and sound. At ito na lang yung pinaka-final review ko para sa headset na to. So, ang una is yung pros. Unang-unang nagustuhan ko dito sa headset na to is yung design. Sobrang ganda niya. Lalo na tong mga barrel na design na to. Sobrang ganda. Grabe, dahil siguro naglalaro din ako ng Call of Duty. So yun, dahil malaki nga yung ear cups at pasok na pasok yung tenga mo, hindi mo na maririnig yung ingay na nasa labas. Yung pagka noise cancellation siya, so ingat lang kayo kasi baka pag inutusan kayo ng nanay nyo, hindi niya narinig, baka ampasin na lang yung ulo nyo. At isa pa sa nagustuhan ko dito is meron siyang mute dito. May mute control siya, may volume control, at meron din siyang libreng splitter na kung gumagamit ka ng laptop, so ayun, magagamit mo siya. Ito. At isa pa sa nagustuhan ko dito guys is gumagana siya sa PlayStation, sa laptop, sa Mac, sa PC, and sa cellphone. At isa din sa pinakamagandang feature niya is tong ilaw-ilaw na to. So yung LED light logo ng Onikuma. Ang ganda niyan, nagbabago-bago yung ilaw. Isa pa din sa mga nagustuhan ko is yung pagiging clear ng sound. Yung clarity niya, sobrang nagandahan ako. Nagustuhan ko rin yung quality ng mic niya, sobrang clear. Compared sa Flexstone G800, mas nagustuhan ko to, sobra. At yung pinaka last guys, hindi natatanggal sa ulo mo kahit mag-headbang ka, ayan. Diba? Hindi siya natatanggal. Sobra. Gago! Lupit ng pagkakakapit sa tenga mo. So, ayun. Punta na tayo sa cons. Para sa cons naman, ito yung mga napansin ko. Unang-una, kaya hindi siya natatanggal sa tenga mo dahil sobrang higpit niya. Which is kapag matagal mo nang ginagamit, eh, masyado nang masakit sa ilalim ng tenga. Ayan, may pressure siya ng sobra. Hindi ka tatagal siguro dito ng mga 15 minutes. So, ayun. Pangalawa, yung steel slider. Once na binaba mo siya, parang hindi siya naglalak. Ayan, no? Ayan, for example, ito. Hindi siya naglalak. Ayan, no? Bigla siyang umababa. Hindi katulad ng Flexstone G800 tsaka yung HyperX Stinger ko, naglalak talaga siya. Ayan. Siguro sobrang higpit din eh. Ayan, tingin mo yan. Ayan, yung foam. Medyo ano na siya. Na-deform siya, sobrang higpit. Ayan. Pangatlong napansin ko dito guys is yung bass nga. Sobrang nakulangan kami sa bass. Kung may ilig ka sa bass,
hindi para sa ito. Pero kung wala kang budget, siguro, i-go muna to. At ang last na cons para sa akin is itong USB cord. So, tingin ko hassle itong USB cord na to para lang umilaw itong LED light logo ng Onikuma. Kasi for example, marami nang nakalagay dun sa USB port mo, ng laptop mo, or ng kung anong gadget mo. So, hindi mo siya magagamit. So, parang baliwala lang din. Kaya ako siya sinama sa cons kasi doble pa yung gagamitin mong port para lang gumana yung LED light logo ng Onikuma. Which is kung kaya naman na pag-isahin na lang para hindi hassle na dalawa pa yung isasaksak mo. So, ayun. Kaya naisama ko siya sa cons. All in all, magandang gaming headset naman siya para sa price niya. So, kung okay lang kayo sa cons na mga nabanggit ko sa gaming headset na to, marirecommend ko siya dahil affordable siya and maganda rin naman yung quality niya. Sana nakatulong tong review na to guys para makapag-decide kayo kung bibili nitong Onikuma K19 gaming headset. So if ever man na nakatulong kami, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga pinagagawa namin. So ayun guys, thank you. Bye!